Idinetalya ng mga witness sa kani-kanilang mga affidavit ang kanilang bersyon sa mga nangyari noong gabing pinatay si Jennifer Laude. Ibandila mo, Pia Gutierrez. Humarap sa pagdinig ng Senado kanina si alias Barbie. Inilahad niya mga pangyari noong gabing pinatay ang kaibigan ng transgender na si Jeffrey o Jennifer Laude. Matatandang sa sinumpang salaysay ni Barbie, sinabi niyang 10:45 PM, apat na dayuhan ang lumapit sa kanila ni Jennifer's ambience bar. Isa sa mga ito, si Private First Class Joseph Scott Pemberton, ang nakausap ni Jennifer. Dinala sila sa cell zone lodge at nag-check-in sa room number 1. Matapos ang ilang minuto, iniwan na ni Barbie ang dalawa. Tumagal po ako dun sa room ng 20 to 30 minutes at kinatok po ako ng bellboy. Ang sabi niya, yung kaibigan mo na himatay. Sa sinumpang salaysay din, kinumpirma ng mga US Marines na sina Private First Class John Michael Rose, Bennett Eric Dahl at Daniel Fabian Pulido na kasama nga nila si Pemberton noong gabing pinatay si Jennifer Laude. Magkakasama raw ang grupo sa ambience bar pasado alas 10 ng gabi pero nagkanya-kanyang lakad din. Mag-alas 12 ng gabi na magkita-kita ang grupo sa labas ng bar pero wala si Pemberton. Sinubukan nilang hanapin ang kaibigan pero nalapitan sila ng isang babae at sinabing, "Your friend killed my friend." Dinala pa raw sila sa entrance ng isang motel at pawang may tinuturo sa loob ang babae. Pero sa huli, sumakay na lang daw sila ng taxi at bumalik sa barko. Kinwento naman ni Elias Galliamo, room boy ng motel, natagpuan niyang wala ng buhay sa CR ng kwarto si Laude pasado alas 11:30. Ilang minuto matapos makita niyang umalis ang partner nitong foreigner. Ayon sa PNP Crime Laboratory, kabilang sa mga natagpuan sa kwarto ang isang gamit na kondom. Pero hindi pa malinaw kung kay Pemberton yun. The first condom apparently has fresh seminal fluid with fecal material. Sabi ni Barbie, hindi alam ni Pemberton na transgender si Jennifer. Posibleng lumabas pagkatapos ng 3 linggo ang resulta ng investigasyon ng pulisya sa mga nakuhang ebidensya. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.